Okay guys, nung nakaraang video, ang pinag-usapan natin ay Ohm's Law. Okay, so ngayon naman, ang pag-uusapan natin sa video na to ay, series and parallel circuits. Okay, so series circuit. So pag sinasabi natin na series circuit, ganito ang pinaka diagram niya. Okay? So meron kang dalawang resistors or more resistors sa isang circuit na kung saan nag-share sila ng isang current. Okay? So makukuha natin ang equivalent resistance niya o yung total resistance niya pag naglagay tayo ng ohmmeter sa magkabilang dulo, okay, ng unang resistor at doon sa pinaka-last na resistor na element. Okay? So, maliban sa pag-share ng isang kuryente ng dalawang resistors para sa diagram na to, makikita natin na walang ibang nakakonect doon sa pinagdugtungan ng resistor 1 tapos resistor 2 maliban sa kanilang mga terminals. Okay? Ibig sabihin, wala ako dito dapat extra connection. Okay? So, tawag natin dito ay series circuit. Now, ang formula natin para mahanap ang equivalent resistance ng isang series circuit ay Req equal to R1 plus R2. Okay? So, by the way, hindi na muna tayo dito sa video na to, hindi na muna tayo mag-solve ng current, ng voltages, etc. Although, mapabanggit natin siya paminsan-minsan, especially pagdating natin doon sa parallel circuits. Okay? So, ang equation na to ay para yan dito sa series circuit na merong dalawang resistors. So, pag halimbawa naman, tatlo ang resistors, or kahit nga madami, halos ganun pa rin naman ang magiging formula natin sa kanya. Di naman nagbabago. Okay? So, ito, we will have Req, R1 plus R2 plus R3. Okay? So, pag dinagdagan pa natin yan, halimbawa ganito, okay, so, lagyan natin dito ng konti. Okay, so, lagyan natin dito ng, tapos, kunwari ganyan. Okay, so, this is your Req, R1, R2, R3, and this is your Rn. So, ang ibig sabihin lang naman ito ay, kahit gaano pa karami yung resistors dyan, basta ganito yung connection niya at nag-share sila ng isang kuryente, then that is a series circuit. Okay? So, para silang chain of resistors. So, Req will be equal to R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Okay? So, that is series circuit. Okay, so i-try natin siyang gamitin at hanapin natin ang total resistance ng series circuit na to. So say for example, mayroon ako dito 1 kilo ohm, 2 kilo ohms. Okay? So obviously, kahit hindi na natin yan siguro i-solve pa, ano, parang mentally, alam mo na agad na this is equal to 3 kilo ohms. So, halimbawa naman ay, okay, so, meron ako ditong 10K at meron ako ditong 2K. So, Req will be equal to 10K plus 2 kilo ohms. Okay? So, you will have here 12 kilo ohms. So, pag halimbawa, okay,
iba yung ginagamit natin ng mga ano yan, kunwari mga okay, so halimbawa ay magkaibang value talaga ano yung resistors natin. Halimbawa ay meron ka ditong 10K, tapos meron ka naman dito 500 ohms. So REQ, you will have here 10 plus 500 ohms. So that will be equal to 10.5 kilo ohms. Okay? Kasi 500, okay? 500 ohms is equal to 0.5 kilo ohms. Okay? So yan ay para sa series circuit. Now, punta tayo dito sa parallel. So, pag sinasabi naman natin na parallel, kung sa series circuit nag-share sila ng the same current, sa parallel circuit naman, nag-share sila sa iisang voltage. Okay? So, ang gustong sabihin dito ay, ang voltage dito sa R1 at ang voltage dito sa R2, since parallel yan, ay equal. Okay? At maliban dyan, equal din sila sa pinaka-supply. Okay? So, mahahanap natin ang equivalent resistance niyan pag nag-measure ka dyan sa magkabilang dulo ng parallel connected na circuits. Okay? So, tingnan nyo na maigi ha. Yung voltage source ay nakaparallel sa resistor 1 and resistor 2. At dahil dyan, yung voltage sa resistor 1 tapos sa resistor 2 ay equal sa voltage source. Okay? Kasi nga, nakaparallel silang tatlo. Okay? So, ilagay na muna natin yan dito. Okay? So, V is equal to V1 is also equal to V2. So, kung ganito yung case, ang ibig sabihin nito, yung kuryente, okay, yung kuryente ngayon na dumadaloy sa R1, pangalan na natin itong I1, ay iba na ngayon sa dadaloy sa R2. Okay? Kung ano man ang kuryente na napuproduce ng voltage natin dito, sabihin na natin na that is I, ay paghahatian ngayon ng R1 tapos ng R2. Okay? Maghahati sila. Pagdating dito, tawag natin ito is yung junction or yung node. Okay? By the way, ang node, yan yung point sa circuit na kung saan naghihiwa-hiwalay or nagkukombine yung mga current. Okay? So, ito yung node. No? Actually, ito yung node. Yung buong ano na yan. Okay? Pero sabihin na natin na itong point na to is the node. Yan ang nagre-represent dito sa kalahatan. Okay? So, pagdating dito sa node na to, yung current na yan, maghiwa-hiwalay sila. Okay? So, maghiwa-hiwalay sila sa kung ilan man ang branches na meron. Meron tayo dito tatlong branches. Okay? So, yung supply natin, yung resistor 1, resistor 2, so meron tayong tatlong branches. So, yung isang branch natin kung saan ang gagaling yung current, pagdating dito sa node, paghahatian ng dalawang remaining na branches na merong dalawang resistors. Okay? So, syempre, meron tayong Ohm's law. Okay? Meron tayong Ohm's law na kung saan yung current ay equal sa V over R, di ba? So, ibig sabihin, kung magkaiba yung value ng resistor 1 tsaka ng resistor 2, obviously, iba ang magiging value natin sa I. Okay? So, therefore, kailangan talaga natin i-label uniquely yung I1 tsaka yung I2. Okay? Maliban na lang siguro kung yung R1 tsaka yung R2 parehas, di ba? Siyempre, yung I1 tsaka I2 mo magiging parehas din. Okay. Now, ang formula natin para sa isang parallel circuit ay
1 over Iwa. Okay. So 1 over R EQ is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Okay, ito yung equation natin dyan. Pero alam nyo ba na itong equation na to ay galing kasi yan dito sa concept or idea na nabanggit ko sa inyo na V is equal to V1 is equal also to V2. Tapos yung current ay pinaghahatian ng I1, I2, yung I natin. Di ba? So, kung ito ay pinaghahatian, okay, yung I1, so ibig sabihin pala, ang I natin ay equal lang naman sa I1 plus I2. Di ba? Kasi naghahati lang naman eh, yung resistor 1 tsaka yung resistor 2 doon sa current. So therefore, ganito yung magiging equation natin. Ngayon, pag i-apply natin yung Ohm's Law, okay, ito, i-apply natin siya dito. So, kalalabasan ngayon ay magkakaroon tayo ngayon ng V over R EQ para yan dito sa resistance, equivalent resistance, equal to V1 over R1 plus V2 over R2. 'Di ba? Kaso nga, meron tayo dito ito. Okay. Meron tayo nito, 'di ba? Na pwede nating i-apply dito sa tatlong 'to. So therefore, pag ginamit ko 'yan dito, magiging siyang V over R EQ V over R1 plus V over R2. Now, pag minultiply ko to sa reciprocal ng V, this will lead me now to 1 over R EQ equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Kaya tayo merong ganitong equation sa parallel circuit. Okay? So, ngayon, gamitin natin siya sa example. Okay? So, example number 1 para sa parallel circuit. Okay? Okay, mali. Okay, so you have here. Okay, so dito natin kinukuha yung REQ. Okay? Ibig sabihin yan, dito tayo maglalagay ng ohmmeter. So, R1, for example, ay 10K. Ito naman ay 10K. Okay? Example lang ito. So, 1 over R EQ equal to 1 over 10K plus 1 over 10K. By the way, 10K, hindi ko na nilalagyan ng ohms to, pero understood na yun na ohms ito. Okay? So, ilagay na lang natin siya sa final answer. So, this will give us, okay, so fraction ito, hahanapin natin yung LCD. Okay? So, least common divisor or least common denominator. So, in this case, meron tayong 10K. Okay, kasi pares lang naman, 10K divided by 10K is equal to 1 times 1 is equal to 1. Okay? So, 10K divided by 10K is equal to 1 times 1 is equal to 1. This will lead us to 2 over 10K. Okay? So, ito ay 1 over RQ tapos 2 over 10K, di ba? So, pag hinanap natin ang reciprocal ng 1 over REQ, o di, syempre, ang kalalabasan natin yan dito ay, okay, so, hindi ko kasi may lalagay doon. Ano? So, kunwari, magiging siyang REQ, magiging 10K over 2, okay? Which is equal to 5 kilo ohms. Okay? So, another example. So, 5K yun. Okay, gamitin natin dito 5K. Okay, 5K din. So, 1 over REQ is equal to 1 over 5K. 1 over 5K. So, LCD natin dito ay 5K. 5K divided by 5K is equal to 1 times 1 is equal to 1. Which is also equal to 1. So, 2 over 5K. And the reciprocal will give you REQ, which is equal to 5K
over 2, which is equal to 2.5 kiloohms. Okay? So, isa pa. So, kunwari, this, ito naman ay 3K. 3K. Okay? So, 1 over REQ, 1 over 3K, plus 1 over 3K. So, LCD nito ay 3K. 3K divided by 3K is equal to 1 times 1 is equal to 1 plus 3K divided by 3K divided by 3K is equal to 1 times 1 is equal to 1. So, 2 over 3K. And reciprocal will give you 3K over 2 or 1.5 kiloohms. Okay, balikan ko tong tatlo, ay itong dalawa. Now, nakikita nyo ba dito yung pattern? Okay. So, kung meron ako dito 10K parehas, ang nagiging sagot ko ay 5K. Pag meron akong 5K parehas, meron akong 2.5K. Pag 3K, 1.5K. So, itong mga sagot natin ay kalahati, diba? Na mga resistors na nakaparallel. So, ang conclusion natin dito is, pag ang resistor sa parallel circuit ay equal, ang equivalent resistance niyan will be half the value. Okay? So, kahit hindi mo na siya isolve, yun na talaga yun. Okay? Now, ito, hassle, no? Paulit-ulit natin ginagawa to, reciprocal na to, irreciprocal mo, at kung ano-ano pa. So, i-derive natin yung equation para dito, so, 1 over REQ equal to 1 over R1, 1 over R2. Diba? So, ang LCD natin, so, since di naman natin alam kung ano ang laman nito, so, simply the product na lang, no? So, R1 times R2. R1 times R2, unless they are equal, no? Kasi isusulat mo lang talaga siya. R1 times R2 divided by R1 will give you R2 times 1 will give us R2 sa taas. Okay? Ito naman, pag dinivide ko, matitira is R1 times 1 will give us R1. Diba? So, ito na ngayon ang hanapan natin ng reciprocal. So, kalalabasan niyan ay R EQ equals R 1 times R2 over R1 plus R2. Okay, mas magiging madali na kasi ito kumpara magpara paulit-ulit tayo ng fraction individually. Okay? So, ito na ngayon ang formula natin para sa isang parallel na circuit. Okay? By the way, ito parang notation. So, if you have R1, may dalawang bars, parallel bars. Tapos R2, ibig sabihin yan, they are connected in parallel. At ito yung magiging formula natin para sa kanya. Okay. So, dagdagan natin ng ano dito, ng example. So, say for example, kung kanina ay equal, so what will happen kung magkaiba yung values? Okay? So, gamitin na natin itong formula na to. REQ equal to R1 K times K times 4K over R1. Ay, mali. Okay. So, that is 2K plus 4K. So, ito magiging 8K. Okay. Tapos, ito naman magiging 6K. Okay. By the way, yan. KK yan, di ba? So, i-ano na lang natin itong mga units, no? So, KK. So, this will give us what? So, okay, so, pwede natin sa hanapin ang lowest term. Okay, lowest term. 4 over 3K. Diba? So, this will give us 1.33, I think, 3 continuous ata yan. So, kilo ohms. Okay? So,
yun, ibang-iba na siya doon sa naging, ano natin, naging example, di ba? So, isa pa ay, kunwari, okay, so, gamitin natin itong 4, okay? Tapos ito naman ay, 20K. Okay? So, REQ. REQ will be 4 times 20 over 4 plus 20. Okay? So, this will give us 80 over 24. Okay. Okay. So, try natin itong isolve. What is 80 over 24? Okay, gamitan natin ang calculator. That will be 80 divided by 24. So, that will give us, okay, so ano ba yung pointer? 3.3333. Okay, kilo ohms. Na kung titingnan nyo dito sa dalawang example. Okay? So, the answer is always less. Mas palagi siyang maliit doon sa pinakamaliit na resistor. Okay? So, para pala, parang palatandaan yan eh. So, kung halimbawa meron kang dalawang resistors na hinahanap mo in parallel, tingnan mo. Okay? Pag sinolve mo siya, yung sagot mo ba mas maliit kumpara doon sa pinakamaliit na resistor? Kasi kung halimbawa lumagpas siya sa 4K, ulitin mo yung solution mo kasi baka may mali ka. Okay? Baka namalikmata ka lang, namali yung pagkakakompute mo. Kasi pag parallel circuit, ang magiging sagot mo para sa dalawang resistor to ha, pag ang sagot mo ay mas malaki kumpara doon sa pinakamaliit na resistor, magduda ka na dyan sa sagot mo kasi mali yan. Okay? Dapat yan palaging maliit, okay, doon sa pinakamaliit na resistor. Ito, 3.34K. Okay? Sir, sobrang laki na nga nito tapos napunta pa rin dito sa pinakamaliit na, ano, na value. Okay, so ganun kasi yung sa parallel circuit, no? So, kailan natin gagamitin or usually saan ba natin ginagamit ito pag tayo nagde-design? Okay, kunwari, nag-design ka, tapos base doon sa design mo, sa mga na-compute mong mga values ng resistors na kailangan mo, may mga values na kung saan hindi siya available. Okay? So, kasi kunwari, hindi siya exact yung mga values, no? So, paano mo susolusyonan yun? So, the best way ay mag-perform ka ng series or parallel para lang makuha mo yung pinaka value na gusto mo, di ba? So, okay, so kunwari, dagdagan natin. Ano? So, okay, so kunwari meron ako dito 5K, meron ako dito 6K, tapos meron din ako dito 10K. Ito example lang. Okay, so ang ginagawa ko pag nagsosolve ako ng parallel circuits na maraming resistors na present, ang ginagawa kong approach ay yung right to left na approach. Okay? So, ibig sabihin yan, iniisa-isa ko siya. Pair by pair ko siyang sinusolve. Okay? So, tapos, nagre-redraw. Kasi, ang mangyayari is, mag-guide niya ako kung paano ko siya ipa-finalize. So, in this case, ang gagawin ko ay, itong dalawang to, okay? Sila na muna ngayon ang hahanapan ko. So, sabihin na natin that this is R1, R2, and this is R3. Okay? So, kunwari,
pag nakuha ko yung equivalent resistance ng dalawang to, tatawagin ko siyang R2 prime. Ito example lang. At ang R2 prime ay equal sa R2 parallel sa R3. So, ano ba yung R2 parallel sa R3? That is 6 times 10 over 6 plus 10. Okay? So, this is equal to 60 over 16. Okay? So, ano kaya ang value nito? Okay? So, let's solve natin. 60 divided by 16. Okay, so that is 3.75. Okay? So, kilo ohms. So, therefore, ito, pwede ko siyang i-redraw na ganito. So, 5K and 3.75. Okay. Na kung saan, this is R2 prime. Tapos, ito naman ngayon R1. So, ito naman ngayon ang isosolve ko. Okay? So, sa process na to, ang mangyayari ay, okay, so dito ko na lang siya ilalagay. Ulitin ko lang. So, this is 3.75K. Ito naman ay 5K. REQ. So, yung REQ ko ngayon will be equal now to R1 parallel to R2 prime, which is okay, equal to 5K times 3.75 over 5 plus 3.75. Okay? So, 3.75 times 5 is equal to, okay, so this is equal to 18.75. By the way, gumagamit ako ng calculator kasi hindi ko naman yan masosolve mentally, no? 5 plus 3.75. Okay, so that is 8.75. So, pag dinivide na natin to, okay, 18.75 divided by 8.75. Okay, so this will give us now 2. Okay, so i-ano natin siya sa for at least 4 decimal places, no? So 1429 kiloohms. Okay. So although later on sa Tinkercad ito mga nasa 2 ano lang yan, 2.14 lang yan. Okay? So, yun. Ang maganda dito ay kung halimbawa yung example, ganito. So, say for example, this is 2K, this is 4K, and this is 2K. Kunwari ganyan, no? Eh, ito napakadali na nito kasi mangyayari is, 2K and then 2K naka-parallel, di ba? So, pwede ko agad yan isulat na ganito. Okay. 4K tapos 1K. Kasi, alam ko na yung R 1 prime okay, 1 R1 parallel to R3 is 1K parallel to 1K. 2K parallel to 2K, which is equal to 1K, di ba? So, ito na yun. Ito na lang paproblemahin ko yung dalawa. So, REQ is equal to 1K times 4K, 1K plus 4K. Okay? So, this is equal to 4 over 5. So, dyan pa lang makikita mo na yung sagot natin dito will be less than 1, di ba? So, okay, so 4 divided by 5 is equal to 0.8K ohms or
800 ohms. Okay, tingnan nyo. Less than 2K yan, di ba? Yung 800. Okay? So, yun ang para sa ano natin? Para sa series and parallel. Now, itong mga examples na nakita nyo dito, para mas ma-verify natin, itry natin siya ngayon sa Tinkercad. Okay, Tinkercad. Okay, gawa tayo ng circuit. Okay, so dito, gagamit tayo ngayon ng breadboard. Ah, nga pala, alam nyo ba na tinatawag na breadboard ang breadboard? Kasi, noong unang panahon, siguro mga around 1970s, nung wala pa tayo nito, yung itong nakikita nyo sa screen, ang talagang ginagamit nila ay talagang cutting board ng tinapay. Ano? So, kung nakakita kayo dyan sa bahay nyo ng kahoy na ginagamit nyo sa paghiwa ng mga rekado, so, ganun siya. Okay? So, naglalagay sila ng mga pako, pinapakuan nila yung board na yun. Tapos, yung mga pyesa, ikinukonek lang nila ng mga wires na pinupulupot doon sa mga pako, doon sa board. Okay? So, ganun sila noon mag-prototype, ganun sila noon mag-test ng kanilang mga circuits. So, since ang ginagamit nila noon ay mga bread cutting board, so, tinawag siyang breadboard. Okay, so na-invent ito mga around 1971. Okay, so ang tawag natin dito ay solderless breadboard. Okay, so now, ito small ang ginagamit natin sa breadboard, no? I-familiarize natin kasi sa Ohm's Law, I think hindi natin ito na-discuss. Nakikita nyo dito, this, ang tawag natin dito sa taas ay power rails. Okay, power rails yan. Dito tayo nagkoconnect ng supply. Okay, so tingnan nyo, pag pumili ako dito ng isang butas, nag-highlight yung buong linya, di ba? May lumalabas ng mga green. Ang ibig sabihin niyan, meron kang isang connection dito. Meron kang conductor dyan sa ilalim. Connected sila. Connected silang lahat. So, itong point na to dito ay connected dito sa dulo. Okay? Pero kung mapapansin nyo, hindi na-highlight yung sa kabilang side. Di ba? Ibig sabihin, ito, tsaka ito, ay hindi connected. Same thing yan dito sa positive rail. Okay? Na ito naman ang mga rows natin. Okay? Rows, although parang column siya kasi patayo, pero makikita nyo yung, ano natin, yung mga labels, yung mga letters and numbers. Ang row 1 nyo, okay, mapapansin nyo na limang holes lang ang nag-highlight, di ba? So, ibig sabihin, ito lang ang mga connected sa isa't isa. Hindi sila connected sa number 2, hindi sila connected sa number 3, and so on. At hindi rin sila connected dito sa kabilang side kasi nahati sila nitong center, I forget the term, center rail ata ang tawag dito. Okay? So, sineseparate niya ito dito sa kabilang side. Okay? So, yan ang breadboard. Now, i-connect natin ngayon ang resistor. Okay? Connect tayo dito ng dalawa. Tapos, gagamit din ako ng multi-tester. So, sa mga examples natin, alin ba dito ang maganda? Okay, kunwari itong 10K, tsaka 2K. Anyway, pwede naman natin yung mapalitan later on. So, pag series, okay, so ganito. Okay, yun. Nakita nyo to. Okay, connected na sila dito. Na-highlight yung dalawang dulo, so ibig sabihin they are connected. So, ito, kukonek ko na siya ngayon dito. Okay. Tapos, okay. Okay. Tapos, ito naman sa kabilang side, ikukonek ko rin dito sa kabilang side. Okay. Okay, so siguro ito mas maganda kung dito ko siya ilagay sa kabilang side. No? Okay. In a way, ano naman to eh. Ito yung equivalent resistance natin. Okay?
Okay, so here, papalitan ko siya ng resistance. Tapos, ano nga ulit yun? 1 tsaka 2K. Okay, so ito, 1K. Tapos ito naman ay 2K. Okay, so itry natin siya isimulate. Okay, so 3K. 3K ang lumabas. Tingnan natin. Okay, sulitan natin ito ng konti. Ay, mali. Okay, para makompare natin yung mga kaganapan. Okay? So, mapapansin nyo dito na 3K nga. Okay? So, this is 2K. Okay? So, paano kung pinalitan ko siya ng 10K? Ito, pinalitan ko ng 10K. So, automatic, mag-change siya ng 10K, di ba? So, kung ito ay 10K, tapos ito naman ay 800, okay, ohms, makikita nyo na ang lumabas dito ay 10.8K. Ah, 5K pala, 500 ohms pala ang nakalagay dito sa example, okay? So, madali lang yun. Gawin natin itong 500. Okay? So, makikita nyo na 500 ohms. Ano? 500 ohms will give us 10.5 kilo ohms. Okay? So, napakadali, di ba? At talagang nabe-verify natin na tama yung solution natin. So, pagdating naman dito sa ano, sa parallel, okay, so stop na muna natin itong simulation. Tapos, mag-connect tayo ngayon dito na parallel na circuit. Okay? So, ito, i-rotate ko. So, ito, ilagay ko dito. Okay. Ito naman, dito. Kasi total resistance naman ito eh. At, ikukunik ko ngayon ang magkabilang dulo. Okay? Kasi parallel sila eh. Diba? So, sa unang example, makikita nyo na yung nakaparallel sa atin ay 10K. Okay, so, isimulate na muna natin to. Gawin natin tong 10K, tapos isa naman ay 10K din. Okay, so, okay. Gawin natin tong 10K. So, yung dalawa ay parehas 10K. Di ba? So, mapapansin nyo dito na pag parehas na 10K, okay, pag parehas na 10K, ang lumalabas ay 5K. Di ba? Pag halimbawa naman pareha silang 5K, halimbawa. So, pag pareha silang 5K, okay, nakita nyo dito, naging 2.5 siya, di ba? So, same thing yan pag ginawa ko siyang 3K parehas. Di ba? Yun, makikita nyo, naging 1.5K siya. Okay? So, paano kung magkaiba yung value? Aliba, 2.4. Ah, 2 tsaka 4. So, 2. Okay? Tapos, 4. Okay, ano to? Ah, mali pala. Ito, 3 nakalagay. So, 2 tsaka 4. Okay? 2, 4. So, sa 2 and 4, ang lumalabas ay 1.33. Tama, ano? Tama yung na-solve natin. 1.33. Pag halimbawa naman ito ay 4. Tapos ito naman ngayon ay 20. Okay, makikita nyo 3.3K. 3.3K yan. Tama. Okay? So far, wala pa namang ano diba? Parang wala pa namang pumapalya dito sa example natin. So, paano kung halimbawa tatlong resistors? Okay? Magdagdag tayo ng resistor. Okay? So, ito. Connect natin. Okay? So, i-connect natin siya dito. Tapos, ito naman i-connect natin. Anyway, connected yan. Ano? Ito, connected yan. Itong tatlong to. So, gawin natin 5, 6, tsaka 10. Ito, 5.
Ito naman ay 6. Tsaka ito naman ay 10. Okay? So, fingers crossed, no? Dapat ang maging sagot natin dito ay, ano nga yun? 2.14. Yun. Tama. 2.14. At ang 6 and 10 ay dapat 3.75. Diba? So, pag tinanggal ko to, para i-disconnect ko na muna yung isang resistor. Okay? So, tanggalin ko na muna ito dyan. Okay? So, yung ibig sabihin, tanggalin ko na muna ito, okay? Para ito na muna ang dalawang connected. So, this is 6 and 10. So, dapat siya 3.75. Tingnan natin. Okay. So, tama. 3.75. So, yun. Makikita nyo, hindi pa naman tayo pumapalya. Okay, so ibalik na din sa dati kasi meron pa dito isang example, which is 242. Okay, stop the simulation para ma-modify nyo yung circuit. This is 2. Okay, so this is 4. And again, this is 2. Simulate again. Ang sagot natin dapat dito ay 800. Okay, so 800, tama. Okay, so that's it. Now, sa susunod natin na topic, i-combine natin ang series tsaka parallel para magkaroon tayo ng series parallel circuit. Okay? So, after noon, I think pwede na tayo mag-proceed sa voltage division, current division, and then eventually, ma-reach natin doon sa DC circuit analysis na kung saan gagamitin na natin yung Kirchhoff's law. Okay? So, until then, kita-kits na lang ulit tayo sa mga susunod pang videos. Okay? So, good luck.